Good morning. Ngayon gagawa tayo ng exercises para sa stroke survivors na merong shoulder subluxation. So ano yung pwede niyang gawing exercises para sa kamay, sa upper extremity? Tapos ano yung technique para hindi tuloy-tuloy na mag-shoulder subluxation? So dito sa shoulder, kadalasan walang space. So walang, hindi hiwala itong buto ng braso at saka buto ng balikat. So dapat ito nakadikit sa proposyon. So yun yung unang technique. So kailangan turuan natin na itulak yung braso papunta sa balikat bago galawin yung balikat. So kung meron kayong kasama at tinutulungan kayo sa exercises, sabihin ninyo o ipanood nyo itong video, hawakan nyo yung balikat, tapos hawakan sa braso, tapos tataas. Yan. Taas muna, hold lang doon hanggang mawala yung space dito. So yun yung gusto natin. Okay. So pag dumikit na yun, so ang gagawin natin, saka natin igagalaw. Pataas. So paharap at palikot. Pataas. 2. So kailangan naka-maintain na nakadikit yung buto ng braso sa balikat habang ginagalaw natin. So kung lumalayo siya, halimbawa bumaba na naman siyang ganun, tigil muna, tapos itutulak ulit. Tulak, hold. Okay, bago igagalaw yan. Okay, yung isa pa, kadalasan, dito sa scapula o yung buto sa likod, hindi siya gumagalaw. So kadalasan, dapat pag tinataas itong braso, so shoulder flexion, kailangan gagalaw yung buto dito sa likod, yung scapula. So ang kailangan gawin nung nag-assist sa inyo, kailangan hawakan yung buto, buong buto. Tapos pagtaas niya ng braso, kailangan hilain paharap. Ayan. Ready? So, mararamdaman ninyo na lumalaban dito, no? Yung muscle dito sa may scapula. So, kailangan natulungan yung buong, tawag dito, scapulohumeral complex, no? Yung shoulder complex. So, yung kamay, hindi nagsisimula dito, yung balikat at braso. Nagsisimula siya sa may scapula. Yung tatsulok dito. Triangular bone dito. So, kailangan magalaw na buo ito. So, paharap at pataas. So, hilain, paharap, pataas. So, kung self as assisted naman, so kung kayo yung gagawa ng exercise, una, hawakan ninyo itong braso, tapos itulak nyo pataas. So ang magandang gawin, i-cradle nyo muna. So hawakan nyo sa ilalim ng siko, tapos itulak nyo pataas. So ganun. Ayan. Okay. So cradle, tapos tulak, taas. Ganun. Ganun. Okay. Tulak. Para makontrol yung subluxation dito. Okay. Bago ninyo gagawin yung hawak. So, yung hawak ninyo, yung mahinang kamay, siya yung nasa itaas. Yung malakas na kamay, siya yung nasa baba. So, yung iba, ginagawa nila, naka-interlace yung mga daliri. Kung komportable kayo, okay lang. Kung hindi, pwede naman ganyan ang hawak. Basta huwag lang ipatong yung malakas na thumb o daliri sa mahina. Kasi ang mangyayari, magpapwersa kayo ng ganun. So, masasaktan yan. So ang gagawin nyo, ilagay nyo sa first web space para nakahawak bago gagawin yung exercises. Kung masakit pa rin sa kamay, pwede naman dito sa may wrist area, huwag lang masyadong higpitan para maigalaw, may taas baba yung kamay. Paano kay Jeff? Saan ka mas komportable? Naka-interlace siya, okay? So, yun, taas. Sanay na siya. Ang problema dito, no? Nasusobrahan yung banat dito sa may glenohumeral o yung shoulder joint, tapos hindi gumagalaw yung scapula niya. So
So ang gagawin natin, taas niya, sige, taas, tapos sihilain natin. Paharap. One. And go. Two. Huwag masyado dyan, kasi na pipit dito. Go. Taas. Yan lang. Up. Three. And go. Harap. Four. So ang ginagawa ko, hinihila ko paharap at iniikot ko pataas. Okay, go. Harap and pataas. So si Jeff, nakaupo siya, nakaupo po siya. So ito yung camera natin mula sa taas kasi. Wala kami rin na tumingin pa rin. Sabi ko, huwag ka tumingin. Yan, and go. Taas. And dalawa pa. Taas. Okay. So yung goal natin sa exercise na ito, kailangan gumalaw itong scapula. At hindi mag-subluxation o hindi lalayo ito. So kung feeling ninyo may isang daliri na naman yung spasyo, cradle again. So i-cradle ulit. So i-cradle mo tapos taas. Taas. Push up. Hindi, push towards the joint. Push papunta sa kasukasuan. Ay, ngayon po ay buwan ng wika, Agosto 2021. Kailangan magsalita tayo ng Filipino, mapatagalog man yan, Ilocano, Kapampangan, Pangasinan, Filipino pa rin po yan. Okay. So, yun yung number one exercises. Kailangan magalaw ito. Kasi ang nangyayari dito, nawawalan yung mobility ng scapula. So, kung may kasama kayo, pwede nyong hilain ito. Forward, pabalik. No? So, scapular mobility. Pwede rin siyang gawin na nakahiga sa side view. Yan. Tapos ganun. Tapos yung isang active exercise para sa neuroplasticity, para matrigger yung galaw ng buong kamay, kailangan unahin natin sa proximal o yung bahagi ng katawan na malapit sa gitna. So yun ay yung kalamnan sa balikat, kalamnan sa yung trapezius muscles dito. So nakadikit siya dito. Tapos yung scapular muscles dito. Tapos may deltoid muscle dito, nakapaikot siyang ganyan. Bago natin i-activate yung biceps, triceps, forearm, hand. So, sa lahat ng mga kakilala kong stroke survivors, nahuhuli na bumabalik yung galaw sa kamay at ang una muna dito sa malapit sa katawan. So, proximal to distal. Mula sa malapit, papunta sa malayong kalamnan. Yung pagbabalik ng paggalaw. Yan. So, ang gagawin natin, shoulder shrugs muna. So, cradle ulit. Cradle. Tapos, ang tutukan natin yung galaw ng shoulder muscles para tumaas to. Kahit konting-konti lang. And go. Taas. Yan. Up. One. Go. Two. Wag pagano'n. Pagano'n. So, taas mo itong kanang balikat. Taas. Ganun na. So, parang ganun na. Ganun. Good. Ganun. Okay. Ayos mo na ng upo. Naka-slant. Naka-slice. Slide ka na. Palikod. Yung ang gumalaw ay ang gumalaw ay yung upuan. Okay. Game. So, shoulder shrugs. Taas. Ayan. Sabay. One. Go. Shrug. Two. Up. Three. So, yung cradle mo, nakalimutan mo na sa hawak nito. So, yung cradle, parang yung nag-ano ng bata. Hele ng bata. So, kailangan kung ito yung mahina, iki-cradle nyo siya. Tapos, ang galaw, pataas. So, pag mag-shoulder shrugs, pagtaas ng shoulder, tutulungan nyo siya. Okay. So, ilang beses gagawin? Siguro mga 10 to 12. Tapos, tatlong sets. So, mga 36 times. Pero may pahinga kada 12 galaw. Dapat nakataas to. So, dyan siya. Okay. Ito yung baby mo. So, i-cradle mo. I-cradle mo yung baby shoulder. And up. Okay. Huwag pa ganun. Dapat pa ganun. Palapit sa katawan na pataas. Try. Okay. One. Taas. Two. Dito pa rin yung ano mo. Activation mo. Dito. Tama sa lahat. And up. Yan. Three. Good.
up. Sige, taas, Jeff. 4. Taas. Wala na. Taas. So kung hindi natin nagagawa ng regular, mahirap mag-recover sa galaw. So kung minsan lang sa isang linggo niya gagawin, wala. Walang recovery. Huwag mong asahan na lumakas yung kamay. Yung kamay, yung siko, no, kung walang galaw dito. So wala pa akong nakita na gumagalaw ito na hindi na igagalaw yung balikat. So kailangan lumakas muna ito para functional lahat ito. Correct? Okay, game. Up. Pilitin. 1. Taas. 2. Game. 3. Very good. Up. 4. Dito. Sige, taas. 5. Go. Up. 6. Sige. Iisabay mo sa kabila. Ganun. 7. And taas. 8. Taas. 9. And up. 10. Meron kang nararamdaman dito? Wala. Masakit na. So yung grade, muscle grade niya kasi parang papunta pa lang sa grade 2. No? So 1 to 2 yung over 5. So ibig sabihin, very, very small contractions lang nung muscle ang meron. So dito mas mahina na siya, mga 1 na lang dito. Mga trace na lang, parang hindi masyadong nararamdaman yung contractions na. So sa kanya, nangangawit siya dito na area. So ang ginagawa din namin, pwede ka nang maglagay ng tape yung sa isang video, panoorin ninyo. Yung muscle taping, pero kailangan may kasama kayong maglalagay. Iti-tape dito, papunta dito. Tapos yung tape dito. Yan. So nakaletter Y na yun. Okay, so yan na muna. Tapos merong sa shoulder shrugs. So after nung shoulder flexion shrugging, yung nauna kanina, yung shoulder flexion o paharap na galaw, okay, meron din yung tinatawag na horizontal adduction. Yung pagdikit ng braso sa harap ng katawan. So horizontal, parang self-hug. So parang ganun yung goal natin. So ulit, ang gagawin, cradle your baby shoulder. Tapos taas ulit and hila sa kabila. 1. Baba. Taas. Hila muna. Taas muna. Taas. Hindi, mali naman eh. So, mayos muna ng upo. Nakaliyad ka na masyado. So, itaas ko lang ito. Might overextension yung shoulder. Okay. So, game. Cradle ulit. So, cradle. So, push pataas. Taas. Ganun. Tuk. Tapos, hila forward. Ganun. Papunta dun sa kabilang shoulder. And, oh. Taas. And, hila. Tuk. Taas. And go. 3. So, yung ginagawa natin is ganun. 1. 2. So, dapat ang galaw niyan is ganyan pag naigagalaw niyo. So, dahil hindi niyo naigagalaw, kailangan tulungan niyo muna tumaas yun para hindi dislocated. Tapos, saka igagalaw paharap. So, isa rin yun na paraan para merong movement ng scapula, yung scapular protraction paharap at pabalik. So protract, retract, yun yun. So pag naka self hug, pag hinag mo yung sarili mo, so yung scapula mo naka protract, naka paharap. Yan, hug yourself, yun, sa hila. Tapos balik, pag bumalik, tawag doon retract, parang rewind. And forward. 2. Go. And go. Kung kayang-kaya nyo rin abutin, papunta doon, no? Sa may balikat, pwede rin yun. So ito yung moderate way, minimum to moderate support. So pag minimum dito lang, pag moderate dito. Pag maximum support sa shoulder, yung problema dito, pwedeng mahulog yung kamay, no? Pero kung kabisado nyo paano galaw i-support ito, no? So dito kayo ha, hihila, tapos protract, retract. Protract, retract. So hila yung shoulder blade. Scapula ay yung shoulder blade pala. Ibig sabihin.
Hindi ko alam sa Tagalog ano yung shoulder blade. Okay, may lima pa yata. So, full mo nga. Try mo na full support. Kaya doon? Medyo lang, ano? That's nahuhulog, di ba? Yan. So, pag ganun, kailangan meron kang paraan na kung gusto mo i-bandage yun. Sige, mayos ng upo mo na. Forward. Yan mo na. Diretso katawan. Okay. Kaya mo dito? Sige nga, din. Hila. Yan. And, protract, hila. Katawan, forward. Huwag mong iliad. So, nakaupo ka lang. Pag ganun lang, oh. Pag ganun lang, Jeff. Yeah. And, go. Sige, hila. Yan. Two. And, hila. Taas mo dito. So, dapat yung scapula, yung shoulder blade yung hawak mo, hindi yung kilikili. So, ganyan. Okay, game. And, hawakan mo naman. O, hila. Three. Balik. Hila. Four. So, nahihila doon. And, go. Five. Okay. Six. Okay, yun na muna ngayon. So, medyo pawis kami sa umaga. So, si Jeff yung unang pasyente ko ngayon. Tapos, ulit, happy... maligayang buwan ng linggo o buwan ng wika. Dati kasi linggo ng wika siya, so August 2021. So salamat po. Pangalagaan po natin yung shoulder natin. So kung pumapayat yung muscles, no, siguraduhin na hindi mag lumabas yung buto o magsubluxation. So bago igagalaw, ulitin ko lang. So bago itataas, no, gagalaw-galawin, tulungan muna na bumalik. Tulungan muna na bumalik yung shoulder na buto ng braso papunta sa balikat bago natin siya galawin. Yeah. So yung ganun, exercises. Tapos yung protraction, retraction. Okay. Salamat po. Patuloy po tayo na mag-exercise sa araw-araw para sa neuroplasticity o yung recovery ng brain natin. Salamat po.